isang Haret sa Zaman Force. And of course, yung Glorious Pathway. But let's see, no nga ba ang kukunin nila yung Claude na Lucky na, isa sa mga magandang marksman ngayon. At wait lang, I think this is also one of the first few times na makikita natin na maglalaro ng Claude si Kelra. Yeah, oo. Parang for the majority of times, we've never seen Kelra play Claude. But then since he is the gold standard, we're not sure. Pero alam mo, interesting to me na makita kung yung Gatot and Cho na to, combination. Because again, similar to the Grock-Hylos combo, hindi natin alam kung sino ang mapupunta sa anong linya. But then now, Nolan. Grabe yung crowd control na meron dito ang Fnatic men. Tapos itong Kelra Claude na to, no, ito yung comfort pick niya during their MSC 2021 championship. Pero parang bahagyang nawala. But this time around, nagbabalik na. And napaka-importante pa ng game na to for them na kapag nanalo sila sa match na to, matik sila na ang may hawak ng immortal run record sa MPL. Yeah. Grabe. Yung 12-0 on its own is an immortal record, but to be able to extend that even in the face of the current world champions, that's such a big thing for the Super Family. But then looking at the draft, no, I would say similar to what we have been mentioning kanina, kailangang mag-ingat ng FCAP doon sa possibility and threat ng Fanny ni King Kong as well as doon sa pangmamama ni Brusco, because we all know yung tendency ni Brusco when he uses the Cho, nasa harap siya, wala siyang pake kung mamatay siya as long as he gives his teammates the space. Sagutan ang dalawang kupunan dito. Dalawang Brusco sa Falcon CP, Bren with the Grock and the Hylos. Pero isang Brusco man lang sa Fnaticonic Philippines ang kailangan. Doble naman ang pressure. Casters, pasok. The pressure is on for the battle between the two titans. Ngayon season 14, we have Fnatic Onyx Philippines laban sa Falcons AP Bren. Nararamdaman mo na ba ang malupit ang aksyon na masasaksihan natin? Kasi sa nagiging lineup nila, parang may similarity siya sa naging first series natin na merong isang way para harap-harapan face-to-face yung magiging laban. Pero may option din sila na dalhin talaga sa malaliman. Oo. Pero by the way, papakilala muna ulit kami, Brigida and Athena nga pala yung mga kasama. First pick, Fanny. Oh, meron lang slight advantage dito ang Falcons AP Bren pagdating doon sa nakita natin na head-to-head ng lineup. Probably also because doon yung presence nga ng Hylos ngayon pa lang, ay nakikita na natin. Oh, pero ramdam mo na ba kung gaano aggresibo ngayon ang Fnatic Onyx? Mukhang si Pew pa nga ang mauunang mahanap dito ni King Kong. A great start para dito sa kanyang Fanny. Ayan na naman yung tanong, gaano po ba ka-aggressive? Sagot na naman ng King Kong, yes. Yes. Ayan na. Magiging super reliant nila dun sa mga reactive na plays, yung pagka-counter na lang nila sa Fnatic Onyx na only playmaking capabilities. Pero dito naman sa top lane si Kelra! Kung nahanap siya doon ni Kyle Tizzy and ni Super Marco. Sabi mo kasi super play ngayon kaila Super Marco na niya agad yung mabibigyan. Ang ganda nung somehow trade-off doon ng Falcon CP Bren. Medyo natagalan pero nandun pa rin yung idea. Eh, Philippines naman kasi. Ang daming kailangan bantayin ni King Kong, hindi na lang yung pick-off. Pati yung magiging macro nila is everything for this round. Yep. Kaya nakikita mo talaga kung saan siya nakakapunta. Pero ganun-ganun lamang ang pagkaka-force out ng Tempest of Blades para rito kay Kyle Tizzy. Grabe dito. Kung hindi man si Few ang hahanapin ni King Kong, gusto niya yata tapatan talaga ng jungle to jungle. Si Kyle na mismo, no? At ngayon nakikita rin natin yung slight gante. Pero may Purify Remember si Super Marco. Pwedeng go signal maya-maya muli. Dito ng Fnatic Onyx Philippines yan. Kanina talaga siya yung una na dalawat. And maski sa kahit saan ka talagang tumingin na parte ng mapa, hindi na talaga tayo makauubusan ng mga pwedeng bigyang pansin. Ngayon nga, bantay sarado na ni Ogwen itong si King Kong potentially for this upcoming objective. Pero prior to the objective, ay, si Ipa! Nila magiging plano. Gusto talaga nila sanang kuhain doon ay si Kyle Tizzy, pero makaka-Tempest of Flames pa siya. Nasagip siya doon ng Netherrealm. Mababawi at pabalino si Kirk, pero meron pa siya yung Revitalize. Napakakunat ng mga nakikita nating miyembro ng Fnatic Onyx. Pero sa kabilang tako, si Ogwen, nabigyan yata siya doon ni King Kong. Dividing and conquering ang ginagawa dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kahit di na natin dinignan yung off-cam kill, pero nasulat din yung pagbababa doon nila Brusco. That's going to be two pick-offs na nagawa sa magkabilang dulo ng mapa, Brigida. So ngayon para sa Fnatic Onyx Philippines, they're giving their undivided attention para naman sa Falcons AP Bren, nadi-divide naman yung kanilang attention. Tsaka for some reason kasi Fnatic Onyx, kahit pa i-attempt, i-prolong ng Falcons AP Bren yung laban kasi may Netherrealm naman sila, meron naman silang
ang king kahunatan. Oh, oh. Pero kasi napakakunat din ng mga members na Fnatic Onyx, particularly Kirk. So natagalan niya lahat ng yun. Speaking of kunat, gaano nga kakabilis ang pagpapabagsak dito kay Super Marco na para bang wala nang tatakbuhan. Saman Force, nakapailalim siya doon sa Frigid Glacier. Hindi naman naubos yung lupa, pero nagyelo kasi yung lupa doon, Brigida. Medyo nadulas na nga lang din si Super Marco. Sa AP Brent, kasi nakaata si King Kong, napantayan yun. Tsaka isa pa dito si Super Friends. For me, ang Aurora, hindi na lang siya pang anti-assassin talaga. Anti-aggressive heroes, players talaga to. Kasi talagang hindi lang yung ulo mo yung lalamig. Lalamig din yung uniform niya na formation sana. Katulad niya, sobrang spammable. Tapos may sinipa na naman dito kabilang banda. Tempest of Blades, mabubuhay pa naman si Kyle TZ. Pero hindi rin yata ipapalag muna ng Falcons AP Bren. Pero sabi ni Kirk, hindi, gusto ko talagang sugurin ito. Wala na siyang Tempest of Blades at Finch Poise out. Ngayon naman, Super Friends, makaka-flicker out. At grabe yung latag doon. Pagkatapos makaligtas at makareposition, binagsakan na lang si Ogwin. And imagine lahat na ngayon medyo nagkakaroon built onto the balance. Matchup pa lang. Di pa mamiss ka man. Pero sumasapat na yung damage yung tatlo alone. What more kapag nag 5 on 5 na? Which is currently going to happen nga ba dito sa Turtel? Pero retribution muna para rito kay King Kong. Yun ang magiging priority ng Fnatic Onyx at this point. Opportunity. Pero when is that opportunity coming in? Yep. Marami silang ways talaga na i-force na lang yung opportunity na yon. It's not starting from Kirk. Hindi naman necessarily Avatar of Guardian. Pwede lang talagang humarap siya at magpakakunat. Pero mukhang Avatar of Guardian ang magiging panimula nila. Frigid Glacier na ilatag na rin. Si Flap lang naman ang nahuli. Pero grabe naman yung damage mula kay King Kong. Taking down Flap TZ. Ilalaban agad ito ng Falcons AP Brain. Pero makaka-double kill doon sa likod si King Kong. At dito naman ay masisipa si Kyle TZ, giving him a triple. Tatlo ang tutumba para sa Falcons AP Brain. Sa pagpasok doon ni King Kong, talaga naman nagbabad Jana naman, ang King of the Jungle with his triple kill. Na tayo na tutukapit na lang talaga ang Falcons AP Brand dito sa mid lane turret nila kasi hindi pa pwedeng mawalan ng access si Kyle TZ maski doon sa kanyang purple buff. Kasi yun na yung literal na magiging punto or magiging senyales para sa Fnatic Onyx na talagang magpatapang na lang. Pero while charge doon, na i-commit ni Ogwen, pero may BMI pa naman na natitira for Keldra para makaligtas siya ng burst talaga sa Falcons AP Brand. Kaya kung kanina pa lang sa early nakikita mo, binababara na niya yung panggugulo. Gulo, nagre-revitalize na lang siya sa mukha ng Falcons AP Brain. And wala pa tayo sa point na mukhang makakapag-dish out ng enough damage of F-Cap na para talagang makakuha ng ganoong klaseng pick-off, if not isolated. Kaya naman tayo po si Kirk, napakatapang pa rin niya sa mga ganitong sitwasyon. Pero kahit papano, naiipon-ipon naman na yung damage, kaya susugod na ang Falcons AP Brain. Avatar of Guardian, inilatag na nga rin dito. Pero si Super Friends pa nga yata yung una nilang mahanap. And yung Netherrealm, napakaganda ng timing mula dito kay Kapitan Few. Kaya dalawang mapapawian nila mula sa side ng Fnatic Onyx. Ito yung inaantay talaga natin na layering and of course the sustainability para sa Falcons AP Brain. Pag nagsama-sama nga lang sila, yun yung kalakasan. Pero pag may naligaw na isa, yun naman yung gusto ni King Kong. And with that, ang Falcons AP Brain ngayon, kailangan nila mas pag-intingin yung hunt nila or pag-hunt down nila dito kay King Kong. Bantayan kung saan pwede manggalik. Pero marami rin kasi silang kailangan isipin. Katulad ng mga ginagawa sa kanya continuously ni Brusco. Ayan, kakasabi mo lang, di pa naman nila nakuha yung tore na yon. Sinecure na ng Fnatic Onyx ang pagbababagsak. Avatar of Guardian, dalawa! Ang mapapalipad! At mapasok na nga ron si King Kong. Napakaganda rin ng latag ng Frigid Glacier. Tumatakbo na papalayo ang mga miyembro ng Falcons AP Brain. Makakahanap pa ba rito ng pick-up si King Kong? Mukhang hindi. And tore na lang ang popokusan ng mga miyembro ng Fnatic Onyx. Tore-tore muna ang target nila. At ngayon, sakto, in 3 seconds, magre-respond na nga lang din ang pangalawang Lord para sa laban na to. Masakita natin yung kalinisan at yung konting step back ni Super Prince. Ayaw niya nang mamulit muli doon yung nangyari sa eskinita na yon. And by the way, lamang na lamang talaga pagdating sa head-to-head yung gold laners natin. Which means na talagang nakita natin kung paano nila naponduhan ng gusto dito si Kelra. Not only Kelra, but also King Kong. Si King Kong nabuo na yung item ngayon pa lang. Ay talagang nararamdaman at nagiging paliwanag na ito sa kung bakit ganoon-ganoon si nalang matunaw. Even yung mga pinakamaukunat na membro dito ng F-Cup. Kahit yung mga dapat nga nagtatago sa likod or kailangan nandun na sa may mid or back lanes, ay pumupronta ng ganito. Ganun ka-confident si Kelra na hindi rin naman siya pwedeng bigyan or paglatagan agad dito ng Falcons AP Brain. Pero speak of latag, nilalatag ang plano. Pero pinaplan siya din sa kung paano nga ba nila kukunin itong Lord na ito. Kasi sa may kabilang banda, kabilang dako, nagki-clear lang ng wave si King Kong. Ngayon pa lang siya darating sa party habang Falcons AP Brain dito celebrate ng R&B sila. Yep.
yun yung strength na nakikita natin sa ganitong map control ng Fnatic Onyx. Eh. Pwede lang talagang i-maximize dito yung advantage na sobrang nakaangat nga yung bottom lane. So sila yung mas magiging kumpiyansa na talagang kontrolin itong Lord Pit natin. At hindi nga halos maka-approach ng ganun-ganun lang ang Falcons AP Red. Pero tignan mo na lang kapag kami sumilip ay ganun-ganun agad ang pangalahati sa buhay. Sa ilang kable pa lamang yun ni King Kong. Kahit si Few nag-aalangan ng mga pagpasok kasi pwede siyang sipahin pala yung end dito ni Brusco, which is what we're seeing right now. Pero ito na nga lang din ang pagpasok. No, nandoon yung wild charge. Pero mukhang hindi sasapat para pigilan ang pag-retry ni King Kong. Mapapasa kamay na Fnatic Onyx yung ating Lord Objective. At naiwasan pa yata yun ni Kelna, pero not for long. Makukuha siya ni Kyle Tizzy, pero mababawian din doon ang jungler ng Falcons AP Bren. Ang dami mga nilatag doon. Kelna for Kyle Tizzy. 1-for-1 yung naging palitan, pero yung Lord ay mapupunta pa rin sa kamay ng Fnatic Onyx. Pala ang dahilan kung bakit na first pick ang Fanny ng Fnatic Onyx. Dahil ito pala ang threat na madadala nun at naiiwanan sa depensa ang Falcons AP Bren. Mukhang mapopocus naman nila itong Lord na ito, pero ang ibang mga tore ay gusto niya talagang isecure ng Fnatic Onyx. Pero kahit papaano, dito pa rin kumapasok na kailangan mo rin respetuhin itong pagpo-fronta na pwedeng gawin ng Falcons AP Bren. Acknowledge, di ba? Nakita naman natin yung capability ni Owen na somehow i-juggle, i-manage yung minion wave na daladala dito ng Fnatic Onyx Philippines. But at the same time, kasi hindi makakita ng magandang tugtugin. Quest 1 sila, Few at si Super Marco. Sasabihin ko pa nga lang, kahit sabihin mo may passive yan si Few, pero pag ulit-ulit siyang nabigyan dito, Brigida, that is not going to be a good situation para sa Falcon City, Brent. Ano na naman to? Jig Glacier talaga, na kanina Super pa siya natatimingan. Yung mga pagsugod na katulad na lamang yan. Avatar of Guardian, Jig Glacier, ilista mo na isa-isa. Step-by-step procedure na gagawin ng Fnatic Onyx. Tapos si King Kong manggagaling lamang dun sa kabila. Pero makakatakas pa ba ngayon ang mga miyembro ng Falcons AP Bren? Kasi yung Netherrealm na rin ay naikasa. Dalawa o isa ang nawala mula sa side ng F-Cup. Nag-gets naman ng Falcons AP Bren. Si Super Friends din talaga yung kailangan nilang pigilan, hulihin talaga. Kaso nga lang, Super Friends, grabe, high instincts onto that part. Rather, nakita natin nag-flicker back siya. Tapos King Kong, nandun yung angking disiplina. Hindi sila masyado nag-aasim. Andun pa rin yung pagpipigil. Pero ito nga lang din ba, konting pagpipigil, mapipigilan ng wave. Pero para sa Fnatic Onyx Philippines, lipat muna tayo ng size dito sa may bottom lane turret. We understand kasi mas gusto nga nila na umayon sa kanilang setup. And what better way is to be earlier para dun sa mga ginagawa nga nila Brusco and Super Fins. Kaso nga lang, laging two steps ahead yung ginagawa dito ng Fnatic, ng mga Sonics. Pero so far ngayon na yung Lord ay mukhang pwede pa rin naman nilang ituloy. Malayo-layo pa yung pwesto ni Kaltizi, nakaabang dun sila Brusco. At nandito na nga lang din ang sagupaan na medyo meron mananaka pero hindi pa rin nibibitaw ang mga ultimate. Oh, tsaka na-reveal na rin doon yung attempt sana from Falcons AP Bren. Malayo-layo rin dito si Super Marco, ha. So kung i-attempt pa nila ito ay medyo alanganin. Pero yung Glorious Pathway ay naroon na! At napakasakit lang din doon. Kamuntikan pang mapatumba si Kyle Tizzy bago pa man mangyari ang kung anumang labang posible nating makita. At nandoon na rin naman yung Netherrealm na nailatag, kaya naman maliligtas yung iba. Pero sabi dito ni Kirk, ilalaban pa yata. Frigid Glacier nandoon na rin. Revitalize, ikinumit na ni Flap Tizzy. So yung unat ay dama mo pa rin. Kaso yung pagpasok ni Kelna with the Blazing Duet. Samahan mo pa ng Avatar of Guardian doon sa likod. Kyle Tizzy, si Super Fritz na lang ang tatargetin. Pero protektado talaga nung iba pa niya mga kasama. Nakabili pa ng Immortality at yung ibang mga miyembro ng Fnatic Onyx. Base na pala ang kanilang puntiryo! Fnatic Onyx Philippines securing game the number one! Sa dami ng mga pangyayari, na-accomplish sila ang two things at the same time. Locking on to the base, deleting enemy heroes, at securing the game number one win laban sa Falcons AP Bren.